Mala LeBron James pala mga idol, itong si Victor Wembanyama. Pero bago natin ipaliwanag yan, balita muna tayo patungkol sa Clippers. Ayon kay Mark Stein, Clippers are gauging Paul George's trade value and are giving real consideration daw sa pag-break up ni Anthony George. Ibig sabihin lang niya, idol, in short ay nilalako ng Clippers si Paul George, mga idol, sa ibang mga NBA teams. Tinitingnan kung ano ang kanilang i-offer sa kanya. Tinitingnan nila kung mataas pa ba ang trade value ni Anthony PG-13. And well, yan ay matapos nga ng halos 3 straight years, mga idol, na hindi healthy ang tandem na Kawhi pati na rin ni Paul George. At mukha nga nagsasawa na rin ang Clippers, mga idol, na paulit-ulit ganito na lang lagi, panay na lang injured ang kanilang dalawang star. And then, mga idol, balita naman ni Brian Dwyer's ang Portland nga daw hindi interesado sa pag-trade sa kanilang number 3 overall pick. At itong si Damian naman, mga idol, hindi interesado sa youth movement, sa rebuilding movement na gusto ng Blazers, at gusto niya ngang i-trade yung pick na yon para nga sa mga veteranong makakatulong for a championship run. Kaya nga nabuo ang rumor, mga idol, at lumabas nga itong isang trade proposal na ito kung saan Blazers makukuha si PG-13, Clippers si Jakob Trent Jr. at Matisse Thybulle, Raptors si Anfernee Simons, young star ng Blazers Marcus Morris, at ang third overall pick netong Portland. Sa tingin nyo ba, mga idol, ay fair ito sa tatlong team, itong trade proposal na ito? Maganda ba ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At ngayon naman, mga idol, ito nga si Victor Wembanyama na sinabihan na mala LeBron James nga ang kanyang mentality matapos niya ng kanyang naging payag sa podcast with JJ Redick. Well, natanong kasi siya, mga idol, kapag sinabi nga daw na you're the best prospect since LeBron at yung iba pa nga daw tinatawag siya na the greatest prospect ever, wala ba nga daw siyang pressure na nararamdaman mula sa mga claim na yon? At ang sagot niya, mga idol, wala nga daw. There's no pressure from that. At mga idol, ang kanyang paliwanag dyan, mga idol, ay parang nung naging paliwanag din ni LeBron James bago nga siya pumasok sa NBA, nung na-interview nga siya sa high school, na ang real pressure daw ay sa buhay, sa real life, at hindi nga daw sa basketball. There are many things nga daw. Halos identical, mga idol, yung naging sagot ni Victor Wembanyama sa naging sagot nga ni LeBron James from decades ago. Kaya naman sinabihan siya, mga idol, na meron nga daw siyang tamang mentality coming into the NBA, na hindi nga siya nagpapapekto sa mga analysts, sa mga reports about sa kanya, at ang focus niya lang talaga ay ang larong basketball. Ganyan nga rin daw mismo ang mentality ni LeBron James bago siya pumasok sa NBA, and then 20 years later ganun pa nga rin daw. Yet magandang blueprint raw yan para sundan ni Victor Wembanyama ngayong nalalapit na ang kanyang pagpasok sa NBA. At hindi lamang yan, mga idol, pati na rin si JJ Redick ay talagang humanga dito sa 19-year-old kid na ito. At napamura pa nga, mga idol, sa naging payag ni Victor Wembanyama na there are more things in life nga daw, mga idol, na talaga namang mas importante sa basketball. At ito daw ay nagdudulot sa kanya para manatili ang kanyang paa sa lupa or maging humble. Panoorin nga itong naging reaksyon ni JJ Redick. Jesus. Well said. Jesus. You've reached enlightenment. At matapos ngang makita yan, mapanood, marinig ng maraming NBA fans ay sinabi nila na he earned their respect nga daw. Napakagandang mentality mula nga sa isang teenager.